Hi guys! Welcome to my vlog! Kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Okay mga ka-safety friends, sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang KineMaster. Tuturo ko kung paano step by step. At ituturo ko rin para hindi kayo makapirate sa inyong mga tugtog na inilalagay. Kasi napakahalaga ng tugtog pag nag-upload ka ng video sa YouTube. Kaya mga ka-safety first, kaya watch kayo sa aking video na to. Sana maraming kayong matutunan sa video kong ito. Okay mga ka-safety first, yan yung ating screen. Yan. Yan ang KineMaster yan, ma-edit na ako. Pero sa ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin. Siyempre, kailangan ka dito mag-plus. Yan. Tapos, ito, depende sa'yo kung ano yung ginagamit mo. Pero ako, ang ginagamit ko ay ito. Para landscape. So, yan. Unang-una sa lahat, kailangan mo ay background. Yan. Pipili ka ngayon kung paano at gusto mong background dyan. Pwede kang pumili. So, ang pipiliin ko, ito. Yan. So, yan mga ka-safety first. Okay, sa ito, pwede mo siyang pahabain. Yan, adjustment. Pwede mo siyang paiksiin sa dati niyang lagay. Pwede niyo pa, yan. So, yan ang gagawin mo. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Siyempre, ang gagawin natin, kailangan nung natin gagawin, background. Bakit? Papakita ko sa inyo. Babalik natin sa dati. Yan. Kunwari, yun na. Okay, paplas natin. Yan, sunod, ito. Sunod, gusto mo yung ginawa mong video. Yan. Kunwari, ito. Yan. Ito, yung video na yan. So, yan. Yung video na yan, may kita mo dyan, pag in-upload mo yan, ganyan lang siya. Yan. Pangit siya tignan. So, hindi siya maganda tignan. Hindi mo siya pwedeng palakihin. Ano na yan? Kumbaga, nakapix na yan. So, ang gagawin natin mga ka-situpers, hindi yan pwede. Kung ganyan ang video mo. Okay, delete natin. Siyempre, pag delete niya, pindutin mo lang. Pag nagganyan na siya, may makikita ka sa gilid. Yan. Ito, pipindutin mo. Yan. Yan ang pindutin mo para ma-delete. Tapos, balik natin. So, plus ulit natin mga ka-safety first. So, yan. Dito tayo sa 16. Sa 16 tayo. Okay, siyempre, pili tayo ng background. Ito, ang pipili kong background is ito. Yan. Yan ang pinili kong background. So, ngayon, para mailagay mo doon yung video mo, para pwede mo siyang palakihin, paliitin, ito ang pipili mo. Punta ka dito sa media. Basta ito, tanda mo, layer. Punta ka ng layer. Tapos, punta ka sa media. Pagkampunta mo ng media, ito, pipili ka kung anong gusto mong i-download na video. Yan, ito yung kanina. Nari, yan. Yan. Ngayon, ayan. Nakikita mo siya, nagbiblink, di ba? So, ngayon, pwede mo siyang palitin. Palakihin. Pwede lang maging ganyan. Pwede siyang mag-adjustment. Di ba? Pwede mo siyang ganito, rotate. Yan, pwede maging ganyan. Depende sa'yo kung anong gusto mong trip na pagkakagawa. So, yan. Tapos, siyempre, ako gagawin ko, ganyan ko lang siya. So, yan. Siyempre. Yan. Yung tugtog na yan, kinawa ko yan sa TikTok. So, yan. Hindi pa pwede yan, ganyan. Siyempre, para hindi ka makopyright, ito yung ginagawa natin. Siyempre, pabahay muna siya. Yan. Yan. Para yung buong video, tingnan mo ha. Yung buong video, hindi ko na tinuloy kasi pag tinuloy kayo, makaka-copyright tayo. So, yan. Ang gagawin natin para hindi tayo makaka-copyright sa ating video na kinukuha, is tatanggalin natin yung tugtog. Paano yon? Una, punta ka dito sa video. Ito. Huwag yan pipindutin mo, ha? Ito ang pindutin mo. Yan. Pag nagganyan na siya, mga ka-safety first, syempre, yan, pipili ka dyan. So, ito ang gagawin mo. Ito ang gagamitin mo. Hindi yan. Sorry. So, yan. Ito ang gagamitin mo, mga ka-safety first. Yan. Ito, yung adjustment ng volume. Yan. Ngayon, ito 100% para tumaas yung boses.
So, syempre, tanggal natin yung tugtog. Yan. Gagawin natin siya ang 0. Tapos, pindutin natin dito. Pagkapindot natin, tingnan mo ha. Wait lang. Yan. Dito tayo. O, diba? Nawala na yung tugtog. Ngayon, pwede mo siyang palitan ng tugtog. Replace ang tawag doon. So, punta ka dito sa audio. Yan. Syempre, kukuha ka kay KineMaster kung ano yung sa tingin mong ano. Kung may na-download ka na no copyright, yun ang gamitin mo. Pero syempre, gusto nga natin no copyright na music, punta tayo dito sa music asset. Yan. Nag-loading pa siya. So, ayan yung mga dinownload ko. Pero kung ayaw mo naman yan, dito tayo sa SFX Assets. Yan. Get Sound Effects. Yan. Pipili ka dyan. Pipili ka dyan ng ano, yung tugma doon sa palabas. Siyempre, yung palabas na ginawa ko is funny video. So, ayan. Siyempre, cinematic children. So, kumbaga para mga kakulitan siya, punta tayo sa children. Yan. Tingnan natin kung pwede to. Kung tugma. Naka-install na sa kid. Dito tayo. Ito yung mga dinownload ko. Kid, hanapin natin dito. So, yan. Isa na yung kid. Nawala. Letter C, F, G, H, I, J, K, A, Q, R, S. Nawala. Oh my God, nawala. Ito, kid. Pindutin natin yung plus. Para... ano yan? Sa buong video, yan ang tunog niyan. Tingnan mo, ha? Tapos ngayon, siyempre, lagyan natin ng ano? Lagyan natin ng sounds na nakakatuwa. Yan. Dito ulit tayo sa, siyempre, ito yung dinownload ko sa YouTube na ano, copyright. Yan. Tulad sa folder. Ito yung ginawa ko siya ng ano? Ginawa ko siya ng KineMaster sound. Para madali kong ano, makuha. Yan. Pwede rin to sa kukuha sa YouTube pero kailangan no copyright. Yan. So yan, napunta na siya sa baba. Di ba? Kita mo? So yan, sa mula ng video. So yun mga ka-safety first, ang ginawa natin is tinaiming lang natin kung paano mawala yung copyright claim natin. So yun, syempre, ganoon lang kasimple mag-edit sa video. Sana may natutunan kayo mga ka-safety first sa aking video. So yun lang. At kung paano naman siya i-save mga CityPers, punta ka dito sa taas, yan, sa export. Siyempre ako, ito, kasi itong ginamit ko, ano ito eh, no watermark sa ito eh. Pag ito ang pinindot mo, ayan, pinindot mo na export, depende yan kung gagana. Pero ako, ang pinipili ko lang yung babe, para gagana talaga. Pero sana gumana yan. Yan, pag na-export yan, tignan natin. Sana gumana.
So yun, gumana na siya. Pwede mo na siya i-play ngayon mga safety first. Okay mga ka-safety first, naituro ko na sa inyo kung paano hindi ka makaka-copyright sa iyong tugtog na inilalagay sa iyong video. So mga ka-safety first, abangan nyo susunod ko pang tutorial sa KineMaster sa iba pa mga diskarte para gumamit ang KineMaster. Kaya watch ka lang sa aking video. Please don't forget to subscribe, like, and share.